Good day mga karepa. So, Kenzo Moto here. And today's video ay may papakilala ko sa inyong bagong product ni ni Extreme One. So, ito 'yon. Yan. Yung Extreme One helmet disinfecting foam, no, yan. So, ito na yung bote niya. So, nabili ko 'to na halagang 200 pesos, no. And marami na siyang laman, nasa 450 ml siya. Yan. Tapos meron din siyang kasama brush, no. Ang ganda. So samahan niyo muna ako mga karepa. Lilinisin ko 'yung helmet ko gamit itong Extreme One helmet disinfecting foam. So tara, let's go. Ayan, so ito 'yung helmet ko mga karepa. So ang amoy nito mabaho na, so kasi napawisan siya din, umulan, nakulob. Kaya hindi ko rin nagamit na rin 'to kasi 'yun nga. Mabaho na eh. Ayoko naman kasing labahan ng direkta sa ano, no, sa tubig, sabon o kaya sa washing, kasi pwedeng ma-damage yung foam o pagsuot ko maluwag na, no. So yun ang kagandahan ng helmet disinfecting foam. So ito na siya, yan. So sprayan lang natin dito ng foam, then yan, patuyuin lang natin. So ayan, shake muna natin mga karepa bago natin gamitin. Yan, then spray na lang natin sa kanya, no. Ganyan lang naman yan. Yan. Spray lang natin diyan. Bango niya. So, okay, magalala mga karepa kung mapuno siya ng foam, no. Ayun talaga yung kanyang ano, gagawin talaga sa foam sa paddings natin, yan. So, hayaan lang natin yung matuyo mga karepa. Yan. Hindi naman siya masyadong basa, no, kaya antayin lang natin matuyo. Tapos, maghanda na rin tayo ng basahan mga karepa. Yan. Para mamaya punasan natin. Tapos, ito yung kanyang takip na may brush. Yan. Pwede nating brushin muna yan. No, pwede yan. Kung talagang tingin nyo eh, masyado nang madumi yung paddings nyo. Para talagang malinis yung ating helmet. At hindi mga may pawis. Yan. Ayan talaga yung kanyang purpose mga karepa, yung tanggalin yung bad odor sa ating helmet. So ito yung ating basahan. Pwede punasan na natin siya mga karepa. So pagkatapos natin punasan, antayin lang natin siyang matuyo. Mas maganda niyan, itapat natin sa electric fan, no. Kagandahan dito, halimbawa may rides kayo bukas, hindi mo na kailangan labahan at matagal matuyo, di ba? Ito, halimbawa, gabi mo siya inisprayan ng Extreme One, bukas, pwede mo na ulit itong gamitin. Kasi panigurado tuyo na to. Hindi siya masyadong basa, oh. Yan. Tapos, pwede nating isprayan itong shell, no? Kahit wag na yung lens, mga karepa, para hindi ma-damage yung lens. Kasi, syempre, compressed air to. Baka lumutong yung lens at mag-crack. Kahit ito na lang shell na. O, yan. Tapos, punasan natin siya. Ganun lang naman siya kadali mga karepa. Kayang-kaya niyong linisin, no? Yung sarili niyong helmet. O, helmet ni OBR, pwede rin. Kaya na maglinis. Yan, so, pwede na itong pang-ride bukas. Malinis na at mabango na siya, no? Makikita nyo, kumintab na siya. At the same time is bumango yung aking helmet. So ayun mga karepa, so tapos na nating linisin yung helmet, no? Gamit itong helmet disinfecting foam ng Extreme One. So ayan, so mabango na siya, hindi na siya amoy pawis, hindi na siya amoy kulog. At the same time is na-disinfect natin yung helmet. Natanggal natin yung mga bad odor. Ayan. So patuyuin ko na lang to, then pwede ko na itong gamitin. So ayun. Maraming salamat sa Extreme One helmet disinfecting foam, no. Ayan. So naisip nilang gawin tong product na to para sa helmet natin. So maraming salamat sa panonood karepa, and Extreme One, value your ride.